Yun. Pakialaw na lang ng ano? Pakialaw na lang nung sharing. Sige. Pwede na, nakalaw na, no? Yep, yep, yep. Oh. Wala si Sir Ruel. Sorry. Kami ako pindot eh. Nasaan ako po? Pero magano ako, pre. Hello? Yes, sir. Hello? Ayan. Ayun, pwede lang mag-share. Nakita nyo ba, sir? Yes, sir? Okay. Sige, sir. Ito yung last time na tuloy lang natin, yung lecture natin. Sige, mag-whiteboard ako ah. Yung formula natin dito. Kita nyo ba, sir, yung ano natin? Whiteboard natin. Yes, sir. Sige lang po. Magkahan. Okay. So yung formula natin, sir, no, is kasi mag-change tayo ng base doon, gawa ng ano yon. Yung kasing motor rated ng ibang voltage, di ba? 400, tapos yung base natin 13.2. So, ang gagamitin natin na formula kasi yung mga subtransient rated ng 400 volts yun. Eh. So yung Z-old natin or Z-old or yung subtransient to time is yung VA na bago. Sa motor to ah. Bagong U over yung VA na old. Okay? Time is yung V old E square over yung V new natin. Which is naka-square ng mga to. Ngayon, yung ito, EU of motor. Yan. Ngayon, ano ba yung old natin? No? I-define lang natin. Yung Z old natin sa formula, ito yung subtransient, no? XD double prime, which is 0.28 and 0.20. Anong kailan tayo mag 0.28 and 0.20? May definition dito. Check ko lang. If below, if ano, if less than 50 horsepower yung motor, if greater than 50 horsepower, no, rated 600 volts pababa, no? 600 volts below. Yan.
Okay? Yan yung Z old natin. Yung VA natin na new, hindi, old muna pag-usapan natin. No? Yung VA old natin, paano natin makakompute yan? Yan yung rating ng motor, i-convert natin into VA. No? So, may conditions tayo. Ano yung conditions natin nung last lecture natin? Na 1 horsepower is equal to 1,000 VA, di ba? 1,000 VA. So yung i-convert natin to, yung 50 horsepower, i-multiply natin ng 1,000 para maging VA siya. Okay? So ang sagot, yan na yung 50,000 VA or the value of VA all. Okay? Ngayon naman, yung okay na tayo sir, ano sa... Po ulit yung, ano po ulit yung reference nung ano, sir? Nung? Nung values na yan. Ah, ano sir, yung dun sa discussion, nga pala, sige, review natin. Yung discussion natin, yung motor na i-consider natin, mag-note tayo dito. Note na lang. No? Note, no? Motor to consider, no? Sa SLD on... ang tawag natin dito first cycle, no? First cycle impedance, no? Diagram. Impedance diagram. May mga condition 'yan. Una is first condition, dapat single motor na 50 horsepower. Okay? Another condition is summation of 50 horsepower na 3 phase to. Yan, no? Tapos yung another consideration is summation of 3-phase motor, no? Na dapat yung summation nila up to 50 horsepower. Kasi consider siya na isang single na ano yun na 50 horsepower na motor, di ba? Tapos another thing is yung summation of 1-phase motor naman na up to 50 horsepower din. Kasi yung explanation natin nang naalala nyo, yung kasing kung yung mga puro single phase na motor, pag pinagsama sa sama mo yon is nag-sum up ng 50 horsepower. Equivalent yan sa isang 3-phase na 50 horsepower. No? Kasi yung kinoconsider natin doon is yung subtraction ng motor, which is per phase yung analysis, equivalent dun sa 3-phase. Then, next is, explain ko nga to sir, no? Tignan natin nung, para ma-appreciate natin yung binabanggit ko. Meron tayong 3-phase line. Yan. Yan yung leader mo ngayon. Ito yung bus mo. Ayan. Yan, no? Yan yung connection. Meron kang motor, no? Yan, motor. 3-phase to. 50 horsepower. Meron ka rin another motor. 10 horsepower, no? Meron kang single phase. Marami kang single phase. Yan. Yan, no? Mga sabihin natin 5 no? Speed, no? So dun sa rules natin, no, ito lang yung i-consider mong reactance diagram dun sa ito lang kasi greater siya ng 50 horsepower. So yung equivalent circuit mo ngayon sa first cycle impedance, yung feeder nito, ito yung feeder ng motor mo saka yung subtransient ng motor mo na 50 HP. Okay? So yan lang. Pero kung yung summation ng halimbawa marami kang motor na 10 horsepower, sabihin nating 6, no? Meron kang 6 units. So yung ang summation nito 6 times 10 is 60, di ba? Greater than 50 na to. So i-consider mo siya.
Yan, kasi consider siya na ano eh, na single ano siya, motor greater than 50 horsepower. Ito naman yung mga single phase, to ang halimbawa ito lang yung single phase mo, ang total ito 15 HP, di ba? HP. So wala na to, hindi mo siya ko-consider. Pero kung halimbawa ang motor mo is yung summation ng single phase mo, marami kang speed type, is umabot ng 55 HP. Okay? So i-consider mo siya kasi greater than 50. Pero may condition pa. Bago mo siya isama, dapat i-platform muna kasi ganito yun. Eh. Sa single phase to, meron kang A, B, C. Ito mga single phase to. Halimbawa is meron kang M1, M2, M3. Tapos may motor load ka dito. Dito. Diyan connected, no? So, nung sinam mo to, ang nakita mong summation niya is 50. Example lang naman, no? Exaggerate ko lang, no? Ito is 60. Saka yung phase C is 75. So, i-consider mo, ito lang. Okay? Hindi na yon. Kasi doon sa analysis ng circuit natin, yung explain ko last time, yung three-phase system mo, na ina-analyze natin yan, ito yung generator mo, kaya yung grid, ito yung system ng building mo. Kino-consider lang natin yung isang phase, no? Representing yung for the analysis ng buong network. So dito, since yung 75 yung may mataas na motor capacity, yan yung i-consider mo ngayon. Okay? So idadagdag mo ngayon dito, no? Sa rectangle diagram mo. Either pag-transient ang motor na 75. Hindi ko kinuha yung 60 saka yung 50 kasi yung isang phase lang na representing the three phase. Ito yung network mo. Okay? Ito yung tinatawag na first cycle, no? Impedance diagram. Okay? So, ang ginagawa ko, sir, no? Yung dun sa analysis ng sa modeling ng network, ini-excel ko talaga yan. Ginawa ko yung load schedule. Tapos kina-captured ko yung mga single phase. Kino-compare ko kung sino mas malaking single phase load. Yun yung ina-adapt ko dun sa model ko. Ayan. So, pag okay na yun, balikan natin yung mag-change tayo ng base. Ha? Yung old, okay na tayo dun sa old value. Yung old, ano pa yung walang old dito? Yung voltage. Ito meron na yon, yung G old, yung voltage old meron na. Ay yung VA, yung voltage old naman wala pa. So yung V old natin, ano ba yung V old natin? 400 volts. Okay. So for new value naman, yun yung hinahanap natin, no? Yun yung hinahanap natin, yung ito yung Z nyo eh. Ito yung Z nyo natin. Okay? So, yung mga new voltage naman, yung VA nyo mo, yung in-assign natin na base na which is 1 MVA. Okay? Yung old naman, nag-assign tayo ng, ano di ba? Yung, ito lang dito. Yung base natin which is 13.2. KV. So, i-calculate natin. I-ano ko lang sa formula muna. Yung J-old natin, yung sub-transient natin, times yung VA natin na new is yung 50 VA, di ba? Saan galing yan? Yun, no? Source power ng motor. Ito. Yan. Then yung VA old natin, yung 1,000, no? 1 MVA yun eh. Times yung old ng voltage natin, 400 V-square over yung, pag in-assign natin na base is 13,200 V-square. Yan na po yung value ng XPU natin. Okay? Sa motor. Okay? So yung RPU naman, as usual,
yung calculations natin dyan, yung XR ratio times yung value ng XPU natin na U over yung RPU. So, yung RPU natin, kunin natin yung ito, yung value nito, XPU over yung XR ratio natin. Okay, saan yung galing yung XR ratio? Doon sa ANSI C37, di ba? Yeah. So, meron tayong nagkaroon tayo ng value, no? Share screen to. Ito. Kita nyo ba, sir, yung screen, yung Excel? Sir. Ayan, nakita nyo, sir? Okay. Ayan. Ayan. Kita, sir, galing. Kita. Tapos ito, sir, no? Kung bakit 400, no? Doon sa low voltage cable natin, no? But ano yan, 400? Whiteboard ka ba, sir? Hindi, sir, Excel. Ah, Excel? Wala eh. Wala Excel, sir. Hindi, sir, i-whiteboard ko. Ayaw mag... Wala sa screen yung Excel. Hmm. Yan, sir, kita na. Yan, sir. Okay na. Yan. Okay na, sir. Ayan, ito, sir, yan yung 400 yun. Kasi nag-ano tayo, transformation ratio, no? So, watch screen ko, stop. Pwede ko ba mag-share ng screen ng yung monitor mismo, hindi yung program? Ayun, sir, nakita nyo yung... Nakita nyo, sir, yung whiteboard? Yes, sir. Yes, sir. Ano yung comment kanina, sir, kung pwede mag-share ng... Sir, kung ang i-share mo yung mismo monitor, hindi yung per program, para hindi ka na nag-shifting? Tingnan ko, sir. Mayroon kasi dito. Dito sa ano, sir, pag nag-share ako, naghahanap ng window, sir, eh. Yung screen mismo, sir, hindi yung program. Kasi parang pinipin yata yung screen na ba yan? Ayan, sir, nakita nyo? Yan. Yan. Okay. Try ko maglipat, sir, ha, ng screen. Lumilipat ba? Yan. Excel na? Yan. Yes, sir. Mas maganda yan. Ah, okay. Okay. Sige. Sige, balik ko, sir. Nakatatlong screen kasi ako. Ito, sir, no? So, yung kanina, kasi yung ano natin, sige, balik ko muna sa Excel ito. Bakit naging 400 dyan, no? Kasi yung calculations natin, diba meron tayong V base, no? Na 13.2. Okay? So, kaya lang, nasa primary yon, no? E nasa low voltage na tayo, which is 400 ito. So, i-reflect mo yung, para makuha mo yung V-base sa 400, yung, I mean, i-multiply mo siya ng turns ratio. Okay? Yung 13.2 to turns ratio ng transformer. So, yung formula na dyan, ito yung base to, ah. Tapos ito yung ER ng transformer, which is equal sa rating, no? Ng transformer din. 1, 2. So, ang kunin natin yung base dun sa secondary, so E to B, yun yung concern natin, eh. Which is yan yung E1 base, no? Time is yung rating. Okay?
yung rating natin, which is yung E2 rating over E1 rating. No? So yung base natin is 13.2 times 400 yung secondary and 13.2 yung rating ng transformer. Or ito kasi turns ratio to eh. Turns ratio ng transformer. Kaya 400 yun. Kaya balik ko sa Excel. Ayan. Okay? And actually, sir, itong yellow, ano to eh? Mga base data to. Base data lang to. Yan. Yung mga yellow na yan. Ngayon, sir, kung kukunin natin yung fault value, no? Kung kukunin natin yung fault value, ang pinaka-formula natin, no? Ang pinaka-formula natin is yung three-phase fault current, ano? Yung three-phase fault current natin. I fault. Is equal yung or yung geometrical, no? And yung yung KVA base natin over square root of 3 V base tapos yung X Thevenin sa natin. Okay? So ganito sir, pag exercise tayo to, gawin natin ito, itong Excel value na to para lang ma-appreciate natin. No? Yung mag-convert tayo ng ano ng tawag dito per unit tapos i-calculate natin yung three phase fault ha? So gawa na ako ng nakita na yung proposal ko. Gawa na ako ng data, no? Sige, dito na lang nasa whiteboard. Yun na lang. Ah, ito na lang. Ayan. Kasi sabay-sabay natin, sir, na ano to, i-calculate, no? Para at least, yung kasing lecture medyo ano yun eh. Medyo mahirap siyang maintindihan kapag hindi natin ginawa. Unless gawin talaga natin. So, ito yung sampulan natin to. Ito yung single line. Meron kang low voltage sa motor load. Okay? So, ayan. Lagyan ko lang ng data dito. Hindi siya mag-group. At dito ko na lang ilagay, no? Utility. Ang fault duty cycle natin is 1,500 MVA, no? Ano yung note natin dito? Ilagay ko na dito, ah. MVA coming from utility, no? Walang data. If no data, IEC 60 99. So kunin natin yung ano maximum doon, no? Kasi ang nandoon 500 15 eh, no? So ang gagamitin na lang natin yung ano na lang 1500. Yan. Okay, yun yung realistic eh. Tapos yung ano natin, yung base natin, okay, lagyan ko ng numbering daw, 1. Utility. Yan.
lymph node data by EC69. Ito. Hindi na lang. Okay. Tapos yung ano pa pang kailangan sa data dyan. Utility XR ratio, no? So XR ratio ng utility. Halimbawa, 20. Ang note natin dito. Dapat XR ratio. Kami utility. Okay. Wala na, no? Meron pa ba? Wala na. Yun lang sa utility. Okay. Then, next is power cable, no? Or primary. Primary. So, ang data nito based sa catalog, no? So, meron tayong XR plus JX, no? So, meron tayong data So, ang R mo ngayon is 0.00164 plus ang J. Sir, provided nyo na ano, provided na itong mga data na to is na-capture nyo na dun sa design nyo, no? Kasi iba-iba kasi yung data ito, hindi ko alam yung design nyo, pero provided na alam nyo yung size ng ano ng table nyo. So, saan ba nang galing to? Coming from table size on load is schedule. Okay, ano pa ba kailangan sa utility? Ay, sa feeder, wala na, no? So, next is, okay na tayo dito, yung transformer naman. Yung transformer, ang data natin is na kailangan. Yung ano, MVA, no? Rating. Power transformer. So, rating natin 1 MVA. Tapos 13.2 kV over 0.4. Percent impedance, no? X percent, no? Halimbawa, ano yan? Percent yun sa kanilang natin. 7%. Tapos XR is 10. Okay? From ano to? From ANSI C37. If not available sa nameplate. Hello. Ano pa kailangan sa power transformer? Wala, no? Saka next is yung low voltage cable, no? O kaya bus duct, yung naka-bus duct eh. Low voltage cable. Ayan. Utility. Okay. Low voltage cable, the same dun sa power, no? Ayan. Sorry, but equal dun. Basta ba? Ayan. Ito pala is ano,
ano to, actual. Mga actual data to. So, halimbawa, yung low voltage cable mo, meron kang R. 0.00145 plus J. 0.123482. Okay, actual to. Saan nang galing to? Coming from actual. Coming from cable size on load scale. Then last na lang bago tayo ano kasi maggagawa tayo ng Excel eh. Motor load no, motor load. So ang rating natin is sabihin natin ano, natin na layo torque power 100 volts okay from actual data. Tapos yung XD double prime, saan galing to? Anong rating ito? Since 50 horsepower siya, pababa, ang value natin is 0.28. Tama sir, no? 0.28, no? 0.28 from ANSI standard. STD for 50 HP below rated 600 volts. Okay? So, ano pa bang data hindi ko naman? Ay, yung feeder nung ano? Hindi ko pala... Ah, sige, yung pala yung feeder ng cable pala yun, no? Pero ito yung single line, no? Diagram natin. Mag-open kayo ng Excel nyo ngayon. Kasi gagawa tayo ng ganito. Ito. Yan, gawa tayo. Mag-open kayo ng Excel nyo, sir. Let me know lang kung na-open nyo na yung Excel nyo. Open na, sir. Kasi mag-open ako ng blank po, ano? Ay, teka lang, no? Paano ko pala ano to? Kasi pag pinakita ko yung blankong screen, ang nakikita nyo, yung blankong screen, hindi itong word na to. Paano ko ba i-attach to? Screen capture mo na lang sa space mo sa ano? Sa Excel. Ah, pwede rin. Sige, tara. Kita niyo sir yung Excel. Kita sir. Sir. Masyado at ang malaki no. Ano kasi ako, tatlong screen. Paano ko ba't i-crap? Ay, hindi pa pala tayo nag-assign ng ano, no? Base natin, no? Bale. Yan, sir. Kita niya? Yes, sir. Pare-pareho po tayo ng ano, sir, ng Excel ngayon. Sir, bukas. Yan, pare-pareho tayo. Okay. So, ang gagawin natin, ang title nito gagawin natin, per unit. No? Per unit. Kasi gusto kong ma-exercise sa Excel eh. No? So, yung column natin na una, ito, nagay ko, utility.
Ayan. Tapos dito sa taas, data. Description muna. Description. Data. Ayan. Okay, mag-input muna tayo. So, full duty cycle from utility. Okay. So, meron bang binigay? Wala, no? Gawin ko 1,500. Kasi, walang ano. Data, no? Full duty cycle from utility in MVA. In MVA. So, if no data, use 1,500. Meron ba yung project dito na 230 kilovolts or 530 kilovolts? Wala, sir. Kung wala, sir. Iba kasi yung ano, sir, yung port duty cycle nun based sa voltage level. Oh. Kaya kung wala naman, automatic na gamitin na natin yung ano, yung 1,000 MVA, no? Kung hindi naman transmission yung, kung hindi naman siya extra high voltage. Ayan. So, next is XR ratio. Dito, XR ratio from PVT. Dito sa amin, sir, ano, nag-average ng 500 MVA. Yan, sir. Teka lang, no? Ipakita ko ulit yung... Sa lecture na ABB, ipakita ko. Doon ko nakuha, ipakita ko. Ah. Kung saan ba nang galing yung binabanggit ko kanina. IIE ata yun. Sa... 2019. Sorry. July. Ito, tanda ko pala. Kita nyo, sir, yung screen. Ayan, sir, nakita nyo? Okay, sir. So, ayan. So, since wala naman tayong, ano, tawag dito, extra high voltage, itong yung ginamit ko yung 1.5, eh, nakita nyo? Kasi yung realistic sa atin, Meralco. No? Ayan, no? 500. Ayan, dyan galing yung, ano, yung 500 sa mga province, no? Kaya pag may project sa province, automatic dito, yung 500. Yung, kasi sa amin dito, 13 kV. Kaya ito, sir, 500 'yon. Ayun. Doon lang galing, sir, na yung check sila. Ito, bakit 1.5? No? So okay na tayo sa data ng XR ratio. Next is mayo na yung single line natin. Ah, sige, mag-calculate muna tayo, no. Gawa ako ng ano to? Direction, no? Direction. Kasi i-input na natin to. So, from to. So, ito is from utility. Utility to TR. Ande, from utility to ano to, power cable. Power cable. So i-merge ko to, sundan niyo ako. Base data. So, sa utility, hindi natin kailangan yung base data, di ba? Kaya hindi man actual muna, actual.
actual data, which data sa kayong susunod is per unit, no? Per unit data. Per unit. Yan, highlight ko lang siya lang. Ito kasi yung kailangan natin eh. Mamaya, sa kayong base data. Yan. Kasi gagawa tayo ng single line mamaya. Gamit yung mga data na yan. Then, mag-calculate tayo. Okay? So, pareho sila. Ayan. No? So, sa utility, sir, no? Ang kailangan natin para makuha yung expert unit. This yung may mali pa tayo. This yung base natin, hindi pa tayo pa nag-assign ng base eh. So dito mag-assign tayo ng base, no. So base volt ampere, no. Anong base volt ampere natin? Yung transformer na, which is 1 MVA. So 1000. Okay, base volts, base voltage, 13,200. Okay, so sa per unit, yung calculations ng dito, kung matatandaan nyo, i-note ko dito ah, sa per unit. Teka lang, RX pala, lagyan nyo ng RX. RX, RX. Okay? So, utility, ang formula natin dito, pwede bang comment? Ano maganda? Comment or note? Notes, no? Yan, nakita nyo, sir, yung notes ko? Yes, sir. Yung formula is XPU sa utility. Para makita niyo. XPU is equal to base MVA, MVA base over MVA SC volt, di ba? And yun. So, enter. So, ano yung MVA base natin? Equal sign. Pag-insert ako ng formula. 1 kasi mega siya eh, no? Over 1,500. Kasi naka-mega siya. Okay? Yan, nakuha niyo, sir? Okay, sir. Yan, sige. Ano lang, sir, mas gusto kasing i-lecture to ng ano eh. Ng, kahit mabagal, basta na-approach natin. Sure. No? Kaysa naman sa mabilis. Pag kayo lang gumawa, kakamot din kayo ng ulo eh. So, ito naman, sir, note natin is ang formula, teka lang, i-check ko lang yung ano bang font size natin dito. Sige. 14 ata ito. Ilagyan ko lang yung ano. Edit note. Ayan. Sige, ang formula natin dito is yung XPU over RPU is equal to XR ratio, no? Ano ko bang... Yan, XR ratio. Yan, lakihan ko.
20 pala yung system connector. And sir, nakita niya? Yes, sir. So since kung ganyan yung formula natin, ang kailangan natin yung RPU, ang pinaka-formula niya ngayon, XPU divided by XR ratio, di ba? Yan. Tama. Yan. So, input natin yung ito. Kasi ito yung XPU natin, di ba? Kung maalala yung formula yan. Divide daw ng XR ratio, which is yung N5. 10. Kita yun, sir? Sir, yan. Ano yung ano? Yung notes mo dyan? Yan. Yan, XPU. No? RPU over XPU over RPU equal to XR ratio. So RPU yung point of interest natin, kaya XPU divided RS ratio. So nakaano ako sir, i-click ko to para lumabas yung mga points. Kaya ano ko na nga lang to. Format cell para hindi siya nakaano. So RPU, XPU. So yun sir, XPU over ano, XR ratio, di ba? Oh, XR ratio, which is ito, yung highlight ko, yung kulay yellow. Ah. Ayun. Ano siya eh. Sir, lagay mo ng number. Ilagay ko naka-number, sir. Ah, yung format, sir. Format mo. Number. Tapos decimal. Eh, sa ako lang pinindot ng marami din sa ano eh. Ayan. Increase decimal lang. Ah, okay. Ayan, sir. Nakuha niyo na, sir. So yung mga data na ginamit natin, i-highlight ko, yan. Ayan, para sa utility. Lahat ba sir nakasunod sa utility bago tayo mag-move sa ano? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so okay na tayo. Yung base data, hindi natin kinailangan yan. Yung actual hindi rin. Kasi utility siya eh. So, okay na tayo dun sa single line, no? Balikan nga natin yung single line natin. Yan, okay na tayo dito sa utility. Yan. Tapos yung ano naman, yung next is yung power cable. Power cable. So, anong data na kailangan sa power cable? Yung X saka R, no? Pero actual to, di ba? So, input na natin doon. Sige. Para lang impedance. Cable impedance. Impedance. So, ang value niyan, ang value niya is kunin ko dun sa ano 0.1264 plus J 0.123815. Ayan. Okay. So ilagay natin yan sa actual data, no? Ng R. 0.00164. Dalawang zero. Check ko nga sa data ng impedance. Dalawang zero. Tapos yung X naman natin, 0.123815. Actual data. Yan. Andan po ba, sir? Mm-hmm. Sir. Okay, so yung
yung sa power cable natin is okay. Kailangan natin malaman yung base muna, no? Kunin natin yung base natin. Ito. Yung base ng nung R, no? Okay, X, sige. Note, yung formula natin sa base, no? R base. Base is equal to alam ko KV base square to eh over yung BA base. Okay. Mm-hmm. Kailang sira. Tapos sir, yung ito sir, formula natin, no? Base voltage over base ampere, no? V base volt siya, eh. Squared over VA base. Ayan. Okay? So, input natin yung ano ba yung base natin? Voltage. Ito yun, di ba? N square. Mm-hmm. Yan, over yung base volt ampere. Yan. Okay, so meron din yung isa. Kaya lang yan natin to. Yan lang. Ayan, nakuha niyo ba, sir? Sir. Hindi ko na kinuha yes, sa kilovolt sa mega, no? Kasi yung kasing mga data natin dito, hindi siya naka-kilovolt, eh, walang suffixes. So, ito sir, the same formula lang din to sa expert unit natin. So, ganun din, no? Copy ko lang yung ano, yung edit notes, copy ko lang to. New note, no? X base naman ba? Yeah. Sir? Okay, so, sir? Yes po.
Sir, point to note, yung sa minsan kasi nagpagginagawa ko rin itong exercise na ito, yung cable impedance ko nakadepende sa type ng conduit. Tama, tama. Ito daw. May load tayo dito. So, and at the same time, itong impedance, yung total impedance cable depende rin sa length. Mm. Yung ginagawa natin, sir, yung data na to, sa yung number item to, no, dun sa word kanina. Mm-mm. Ito. Provided na okay na yung load schedule nyo. Okay? So, na-capture nyo na yung tabang size ng load schedule. Tapos, na-multiply niya yung length nun. No? Yun yung consideration natin dito. Kung gagawin natin yun, pwede naman. Pero, sa paggawa pa lang kasi nung gano'n, ang haba na yun. Inabot ako lang 2 linggo nun yung ginawa ko. Kaya provided, sir, yung mga data na to, consider na lahat yun. Pati yung mga derating factor, ganun. So ngayon, sir, ulitin natin yung formula. Actually, pwede natin i-copy ito. I-dollar na lang natin ito. Yan. Para hindi siya gumalaw. Yan. Okay? So, ito naman sa X per unit natin. You know, ano ba yung X per unit natin, di ba? So, X per unit is equal to actual. X actual over X base, di ba? Ayan, ganun din to. So, you note. Ayan, R naman to. Yan. So i-input natin yung x actual ayon divide yung x base ito. Ayan. Okay? Tapos ganun yun din to. Copy mo na lang din to. Dito. Ayan. Yun na po yung per unit na ano. Power cable. Kuha nyo po ba? Ayos na, sir. Okay, so next naman, no, is yung power transformer, no? Ito, medyo maraming calculations, no? Power transformer. So, yun. May mga rating tayo, no? So, rating is 1 MVA. 1, 2, 3, 5, 6. So, primary voltage. 13 to 0, 0. Tapos yung secondary voltage. 100. Sorry, sir. Yung sa per unit sa dulo. Ano nga yung formula mo doon? Anong sir? Anong component? Yung sa dulo utility? Sa ano, sir? Sa power cable. Power cable. Okay. Yung per unit, sir, ito siya. Yeah. Ah, yung notes ko pala, no? Okay. Edit notes. Lakihan ko, hindi ko pala din nakain, sir. 20 dapat. Sorry, sir. Ito, sir, yung ano natin. Sobrang laki naman. Yung per unit, di ba? Yung per unit, actual over base palagi. Sige, sir. Ayan, sir, yan. Sir, yung kasi yung unang Excel natin, ano eh, multiplier factor yung ginawa ko dito. Kaya lang nakita ko mas okay ata kung base data yung ipapakita natin. So ito naman is may question. So yung X-base yung formula nun, sir? Anong ano, sir? Power cable, utility, power transformer. Cable. Power cable. Ito, sir.
Hindi siya. Parehas lang siya. X base. Sa base data. X base. Ito. Parehas lang, no? Dito sa R. Oh, parehas lang sila. Kasi ano yan, sir? Base data yan, eh. Okay, sir. Thank you. Yan. Nakuha niyo, sir, yung... Ah, sige. Okay na, sir, sa transformer. Sir. Okay, sige. Ayun, no? So, sa transformer, sir, usually, yung ano natin, yung given na ano mo, ito na yung per unit mismo. Yung given na reactance ng transformer. So, i-input ko na sa per unit table, no? Sorry. Input ko muna yung XR ratio. Yung XR. Yung XR ratio natin from TR nameplate, no? Nameplate. If no data from ANSI C37, no? ANSI C37. Ayan, so sige, sabihin natin meron sa nameplate to 10. 10 nakalagay, no? Okay. So, yung ano mo, yung per unit mo sa transformer is iyan na yung 0.007, naka per unit na yun. Kaya naka percent eh, ito. Kaya naka percent. Ayan. So, yun na yun. So, kailangan mo yung the same formula, i-note natin dito. New note. Per unit data is from TR nameplate or catalog. Lahat naman ng transformer, meron to eh. Okay. So ngayon, yung R naman, same lang din to. Parang malit yung screen ko. No? Yan. The same lang din to. Edit note. Copy natin to. New note. Ayan. Ayan ba yung formula niya, no? Sorry. Hindi pala yan. Ito. Yan. Yan, no? So yung formula pa rin natin, XPU over X ratio. Yan. So XPU over X ratio, which is 10. Ayan. Okay. Nasundan ba, sir, yung power transformer? Yes, sir. Okay, sige. Next is table. Ipakita ko lang yung diagram nito. Low voltage cable na tayo, no? Number 4 na. Low voltage cable. Ayun. So ano yung mga data natin? Parang yung power ito. Copy ko lang yung power cable na. Tapos i-edit ko na lang. From load schedule. Ilagay natin dito final. Cable impedance from final load schedule. So ang data natin is based dun sa given na data 00145 saka yung 0082. Ayan.
So input lang natin doon sa actual data, no? Yung R, 0.123145. 0.123482. Ayan. Okay. So, mag-ano na tayo, sir, no? Doon na tayo sa base, no? Ito, the same formula to, no? Kaya lang, may konting trick to. May konting trick to, no? Yung ano mo kasi, yung base voltage mo is ano siya? R-base, A-base at 400 volts. Bakit siya naging 400? Yung diniscuss ko kanina. Balikan natin. Kita niyo, sir, yung white screen. Ganito siya. Ayan. Kasi yung base na inassign natin na 13.2, naka dun sa primary ng transformer, di ba? So, papasok na tayo sa ano na, sa 400, no, sa low voltage. Kaya ganito yung rating natin. Kaya nag-cancel to. Actually, turns ratio to eh. Turns ratio. Kaya yung input natin dito, ang input natin dito is at 400, no? So, edit to din to. Copy ko sa kabila. Yan. So, kunin mo natin yung R. Yung the same lang din to, no? Yung formula natin dito. So, equal sign. And 7. So equal sign. Ito, 400 square over ito. Kuha nyo ba, sir? Yes, sir. Yan. So, copy ko lang to. I-dollar sign ko na lang. Ayan. So, tapos yung formula ulit, no? Dun sa per unit ng resistance, edit note. I'm sorry, hindi ata. Ito, cable pa. Ito. Edit note ito palagi. New note. Ayan. So, X per unit, actual divided by base. No? So, equal sign yung actual mo over yung base. So, ganun din. Edit note. New note, yan. So, actual divided by base. Kuha nyo ba, sir? Yung naiwan lang, sir. Sige, sir. Yung hindi pa tapos. Sige, sir. Take time lang po.
Well, ano na tayo, papunta na tayo sa motor class na. Motor load. Okay na ba sir lahat sa ano? Lahat sa ano natin sa low voltage cable. So sa motor load, ano yung mga data no? Sa load schedule. Ito. Yung data natin is 50 horsepower no? So load ulit no? Provided na doon sa load schedule nyo, na-capture nyo na yung single motor load na greater than horsepower. Na-capture nyo na yung summation ng three-phase motor load na pag in-add mo, greater than 50 horsepower. Saka yung single-phase na, no, na mga motor loads na pag sinam mo, greater than 50 horsepower. Yun po yung consideration natin doon. Okay, so yung voltage rating nito is 400 na meron tayo doon. Voltage rating 400, no? So ito, i-multiply ko na to, no? Lalagyan ko to ng VA, no? Sige, wag muna. Lagyan ko lang ng 50. Motor HP from load skin. So 50. Tapos ito naman yung susunod dito sa baba niya. Yung VA, no? VA rating of motor at 1 horsepower equal to 1,000 VA, no? Kaya ito, i-multiply na natin ng ano? Ng 50 multiplied by 1,000 para makuha yung VA niya. Tapos yung subtrangent niya, okay, is 0.28, no, or less than 50 HP. 0.28. Ayan. Nakuha nyo ba, sir, yung mga data? Hindi natin napilapan tong direction, no? So ito pala from pilapan ko na, nakalimutan ko. Power cable. Ito naman. Power cable to trans transformer. Ito transformer to transformer. Hindi, transformer to LV. The voltage cable. Motor load. Ayan, motor load. Okay. Ano pa ba yung kulang natin? Wala na, no? So yung actual natin, sir, no? So actual natin, i-input ko dito yung X actual is yung 0.28. Okay? Yung subtransient eh. Kailangan pa natin yung ano pala, XR ratio. XR ratio.
Yan. From motor template, if no data from ANSI, no? ANSI standard. So, sabihin natin to, ano, 6 from ANSI standard. So, ayan. So, yung calculations ng ano, nung per unit, magdadirect na tayo sa per unit eh. Dito. So, parang sa transformer, nag-direct tayo sa per unit. Ang per unit natin dito. Ito pala. Ayan. Ang formula natin dito, note, is yung GPU X. XPU nyo is equal to XPU all times yung VAU series VAU over VA all. Okay. As series yung lagyan natin ng ano dito. Yung VA capital niya. Lagyan natin ng ayan. Tapos yung susunod is yung V old square. Ano yung arrow up na? Over V V new square. Kita nyo ba, sir? Yan, sir. Nasundan pa, sir. Yes, sir. So, yan. Ulitin ko. XPU new is XPU old times VA new over I. Yung VA ko dapat capital. VA all, then V all over VU square, no? So, let's put sa, ano, sa calculations, ano yung, ano natin, V all natin? Ito. Mag-insert pa nga tayo ng ano dito. Isa pang per unit. Mali kasi yung location ng ano. Per unit Newton. No? Green. Yan. Per unit old. Kasi misplaced yung location ng motor eh. Ito. Tanggalin ko yung motor, sir. Ah. Ilagay ko dito sa green. 0.28. Kasi per unit na yan eh. Yan. Kita nyo, sir? Ayan. Per unit all yan. For motor lang to. Then, ayan. Kunin ko yon. Yung all na PU asterisk i-multiply natin sa ano VA new, no? Ang VA new natin yung 5,000 50,000, no? Galing to sa 50 horsepower times 1,000, no? Divided by yung 1 MVA natin na VA all 1, 2, 3, 4, 5, 6 base. Base i-multiply natin sa yung ano natin voltage, all voltage natin, which is 13.2, di ba?
So 13,200 square over. Hindi, input na natin yung formula. Ayun. Ang formula natin is, ayun, 1,000 over asterisk ng B old natin, which is 13,200 square over1 into 16. Ayun, nakuha niyo, sir? Yeah. Ano, sir, yun, yung ano natin, natakpan ko, sir. Ayan, sir, yung ano natin, VA new, yung tawag ito, base natin, which is yung 1,000, no? Divided by yung old dun sa motor, kasi doon na specify yung motor eh, yung 50 horsepower time is 1,000. Minultiply natin ng ano, yung old natin, squared, no? V old, which is yung N17, 400, divided by yung bagong ano natin, which is yung 13,200. Pareho ba tayo, sir, ng ano, ng sagot? Pareho, sir. Pareho ba, sir, ng sagot dun sa ano? Motor? Sir, paano ano ko yung ano, sir? Yung V old, yung voltage old? Oh, sir. Ito, sir, i-input ko na sa formula. So, copy ko to. Yan, nakain sa sir. Yung old natin, sir, yung XD double prime, no? Of motor. Tapos yung new natin, VA new is yung ano, 1 MVA, ito. Yung MVA base. Tapos yung old naman natin, yung MVA of motor. Tapos yung
all naman natin is yung voltage rating of motor. Tapos yung U natin, yung voltage base, no? Yan. So kapag input ko yung data, input ko to is 0.28. Tapos yung base natin, yung 1 million. Ayan. Tapos yung motor is 50,000 yun, no? 1,000. Yung voltage rating ng motor, 400, no? 400. Tapos yung voltage base natin, 32. Ayan, sir. Na-capture nyo, sir. Ang tama yan, sir. Okay, sir, ibigay ka lang itong Excel natin, sir, sa inyo. Tapos yung may mga comment naman dyan. Tapos ito, sir, the same lang din yung calculation. Yung next letter ka. Edit note. Copy ito. Yan, sir, no? So, X, sir, yung RPU, yung XPU natin, divided by yung XR ratio. So, kunin natin to, divided by yung XR ratio natin, which is 6. Yan. Okay? So, saan galing ulit yung 6? Kung wala sa template, dun sa ANSI standard. Nisa yung ba tayo, sir, ng, ano, sir? Sagot, sir. Okay. So, gawa na tayo ng first cycle reactance diagram. I-filter ko lang to. Tapos mag-calculate tayo ng ano, ng three-phase fault. Ay, sir, kailangan kong i-step by step yung three-phase fault. Kasi pag nasa projects na tayo, hindi na natin kailangan mag-calculate ng ano. Ako, hindi na ako nag-calculate ng line-to-ground fault eh. Kasi yung three-phase naman kasi yung reference natin ng kayak, no? Depende na lang kung malapit yung project mo dun sa generator. Yun, pwedeng mas malaki kasi yung line-to-ground fault. Kasi tinanong sa webinar yan, no? Kailan daw nagkakaroon ng mas malaking value yung line-to-ground kaysa sa three-phase? Hindi kasi all of the time mas malaki yung three-phase, eh. Nakita niyo ba, sir, yung whiteboard? Sa base sa napansin ko, sir, Julio, sa ABB at saka Group Schneider at saka yung mga ibang European practices, sinoshortcut nila na yung line to ground is 50% ng three-phase. Yes, sir, pero hindi siya ganun. Actually, nakita ko rin yun, eh. Yung ano nga, medyo mali yung derivation nila, eh. Kasi ganito yun, eh. Ang deciding factor doon depende dun sa location ng fault saka yung layout ng cable mo, no? Kasi yung three-phase fault, so walang i-discuss to, eh, sa dito sa lecture natin. Yung three-phase fault, kung may fault ka na three-phase, ito yung path of current mo, eh. Yan, no? So yan yung high fault mo is three-phase. Three-phase fault. Ngayon yung mga nagfo-flow dito na current, mga symmetrical na yan. Then yung IA1, IA2, saka yung I0 na yan. Symmetrical components yan. Kung titignan nyo, yung path ng fault, no? Ito, yung yellow, yan yung path, eh. Okay?
nung port. So may equivalent yan na ano, na impedance, no? Yan yung part ng port, no? Pag line to ano naman, line to ground, yan, yung part ng ano mo, yung part ng port current mo, yung green, no? Kasi papasok siya doon, eh. Diba? May tendency kasi na kaya yung port magnitude mo sa LG is yung J units naman sa green, no? Kaya lang naman mas malaki yung ano, yung ang conclusion kasi mas yung port ng 3-phase is greater than yung port nung ano, nung line to ground. Kasi yung impedance kasi ng fault path doon sa 3-phase is less than doon sa impedance ng ano ng ZTH. Oo. Kaya mas malaki yung fault. Pero dito sa theoretical, no? Kasi may ano kasi eh, may minsan yung kung ang binabanggit nila kung nagkaroon ka ng fault sa terminal na 9 to ground fault. Halimbawa, yung location mo ng ito, nagdagdag ka ng feeder, no? Lalagay ko ng color ng feeder na nagdagdag ka. Ito, kulay blue. Okay? Nagdagdag ka ng feeder. Okay? Yan. Tapos nangyari yung dito yung blue, ha? Labas ko. Yan. Yan yung dinagdag mong feeder. Yung three-phase fault ngayon, nangyari sa dulo ng blue. Ito. Okay? So yung pat ng fault mo ngayon, hindi na lang ano, TH plus XTH plus. Ngayon. Di ba? Oo, yan. Kaya lang yung line to ground mo, yung pa rin. Kasi same location eh. So ang tendency nito, ito yung lagyan natin ng... Tama sir, no? Tama po yun, tama. Lagyan natin ng... Ito yung new evidence mo dun sa 3-phase. So ang nangyayari, since yung 3-phase mo ngayon, yung Thevenin's ng yung path current, no, is less than na, is ano na, greater than dun sa line to ground. Ang tendency niya, mas malaki yung ano mo ngayon. Green. Mas malaki yung high fault sa line to ground compared dun sa 3-phase na high fault. Kaya hindi siya sir, hindi siya palagi, no? Actually, kung ang project is generator terminal, pinag-aaralan nila yun sa mga power plant. Ayun. Kaya mas malaki yung ano, mas malaki yung path ng ano, ng sabi ko, yung magnitude ng line to ground. Okay sir, balikan natin yung ano, yung tawag natin, Excel natin, no? Yan. So na ano ko na siya. Tanggalin ko lang yung mga blanks. Ayan. So meron tayong data sir, no? Ito na yung data natin. Per unit, no? Ngayon kukunin na natin 'yan eh. Gagawin natin yung i-create natin yung diagram, no? So i-paste ko dito. Ayan, yan na sir, no? Hindi na kuha yung R sa kayo eh. Sorry. So ito yung R mo. Ito yung X mo, no? So gagawa tayo ng Thevenin since ano lang naman to. Yung circuit lang naman to, ganito eh. Yung kanilang drawing natin. Motor. So kukunin natin yung tinatawag na first cycle impedance diagram. So or tawag natin dito is ZTH 1/2 cycle, no? So kukunin muna natin yung Thevenin's muna dito. So ay yung reactance muna, no? So meron kang utility. Lagyan ko lang letter sir, no, para hindi na ako sulat. A B C D E F G H I J, no? So meron ka ng utility, power.
meron ng power cable, transformer, low voltage cable, motor. Okay? So, ito yung since X yan, yun yung F. FG. HIG. Yung R naman, RTH, no? Meron kang value na A, B, C, D, E. Okay? So, ang fourth location natin, dito, no? Dito sa, mag-assign tayo ng fourth location, no? Ito. Ang fourth location natin is sa baba ng transformer, no? So, A, B dito. F. F, no? So, para makuha yung equivalent sensor, ang model ng circuit natin ngayon, ganito. I-extend mo ngayon to. Yan. Meron kang voltage source connected dyan sa ground. At 1-0. No? Hindi yan. So ang fault calculations natin is ganito. Meron kang sa terminal, ito yung Thevenin's equivalent. Okay? Ito yung I fault mo. Meron kang 1 voltage at engine 0. Sa terminal nito, yan yung Thevenin's equivalent. XTH. No? Pero yung XTH mo, square root yun lang. XTH plus RTH. Okay? So yung para makuha yung XTH naman, yung XTH mo, yung sama rin dito. Okay? So i-extend mo ito ngayon. Baka extend mo ito na kukunin mo yung equivalent XTH. Ito kasi yung XTH eh. Equivalent. Ito, yung naka, kasi ito, consider na grounded na ito. Ito grounded, ito grounded na rin yung taas. So yung parallel ng I yan, parallel ng I. Ha, sorry. Ito yung I naka-series sa J. Tapos yung F. Yan. Okay. H. Ayan, sir, no? So, using yung value, sir, i-calculate nyo nga, sir, no? Yung value sa table sa taas. Ay, lipat ko ito, ha? Ayan, i-calculate nyo nga, sir, no? Yung equivalent nun. Tapos yung R naman, ganun din, no? RTH. Yung value nun. Yan. Which is ito yung DE. Ito naman yung A, B, C. Pakuha nga sir yung ano? Yung makalculate nyo yung value ng ano? Sige, i-excel ko na lang since may excel naman tayo. Kasi sum lang naman yun eh. Yung ABC dun sa resistance no. Yung ABC ang sum niya is ito sir, ang sagot dito is sir, 0.00 7760
0.79. Yung DE naman is 0.00176 3305. Okay, tapos i-parallel natin yan, sir, no? Yung X naman, yung FGH. FGH. Yan, ang value niyan is ito, 0.00767134. Yung isa, ito, 0.005654 4833. Ayun. So, yung XTH natin na convert sa dalawang resistance, no? Which is ito yung 0.00569432. Yung isa naman, 0.00767134, no? Ang equivalent nito, ang creator ko na, 0.00569 4832 0.00767134. So ano sir, ang value nito is 0.00032684848. Okay? Sa resistance naman, sir, kasi ito, pwede natin ipasok dito eh. So meron tayong ZTH square root of 0.00032684848 square, no? Yan. Ito naman, kunin natin to. Ang RTH nito. Yun, 0.00. Eh, mahirap to sir kasi halilita lang, pero tabuling ako dito nung ginagawa ko yung DR ko eh. Kaya ang suggestion ko sir, pag mag-counter check kayo, yung bagong gising kayo. Yan. So yan sir, i-input na natin dito para makuha yung ZTH natin. Na 0.00053 8896 square, no? So meron na yung value ng ZTH natin. Kasi ko pa. Square root of 0.00002648 square plus 0.12538896 square.
0.00063 02 8 Yan, in per unit. Okay. So ngayon, ito, balikan natin to, no? Yung i-fault kasi natin in per unit. Yung i-fault natin, ito yung orange. No? Ito siya eh. So yung i-fault mo is equal to JTH, no? Ohm's law pa rin to eh. B yun, no? So yung i-fault mo is equal to B per unit over ZTH, which is 1 angle 0 over yung 0.0006302. Which is, ang lumalabas is 1,586 ampere. No? Pareho ba tayo sir ng nakuha? Hello? Sir? Kaya lang sir, naka-ano yan? Naka-per unit yan, no? So, pagkukunin natin yung symmetrical sa actual, per unit yan sir, kaya mababa. Ampere per unit. Yung sa actual, ito yung formula, no? Isymmetrical. ISC. Symmetrical. Or yun yung tinatawag na voltage fault, no? Is yung KVA base natin over yung square root of V. V base, no? XTH, no? So yung KVA base natin, 1 mega yun, di ba? Kaya lang ha, kilo. Tapos yung base natin is ano? 13.2. I miss ito. Ano yung 0.00063028. Ano pala ito? So ang lumalabas sir is almost 70,000 ba? Or So nakita niyo sir na yung approach natin ang madugo dito yung ano talaga pag-calculate nung tawag dito, yung per unit, no? Matrabaho yun eh. Talagang isa-isahin natin, no?
Tapos imo-model nyo pa talaga yung ano, yung halimbawa, ito papakita ko sa inyo. Ito, imo-model nyo talaga yung reactance diagram ito. So itong model ko na to, na-capture ko na yung mga motors, no? Yun, imo-model nyo talaga to para bago ma-simplify. Pag na-model nyo yan, i-per unit nyo yan bago ma-simplify yung ano, yung 10 minutes equivalent dun sa bus na kinakalculate nyo. So yung ginawa natin, ang port location kasi natin dito. Dito yung port location natin eh. No? Yung ito, dito sa bus na to. Ayan. Ngayon pag iba yung port location, magsi-series parallel kayo para makuha yung equivalent, para yung ginawa natin. Ang reference nyo ngayon, yung bus na yon, no? Halimbawa, yung magkakalculate tayo ulit ng fault naman. Oh. Ang fault location naman natin ngayon is nandito. Yan, so ang analysis dyan, ito grounded to. Ito grounded na rin. So so naka-parallel sila ngayon. Ito ibababa mo to eh. So equivalent niya ngayon, it's grounded diyan. Okay, ba 1 2 3 4 5 no? 1 2 3 4 5. Yan, yan yung Thevenin's equivalent niya. Yan ang matrabaho talaga, sir. Yan ang matrabaho, sir, kasi di pa paggawa ng board sa inyo yan, ano, walong bus na nakaganyan. Sila Sir Roel, sila Sir Jeff, Sir Mark. Mahaba yung gagawin nilang impedance diagram. Ito, ipakita ko, sir, yung ginawa ko. Yan, o. So, yan, o. Nakita niya, nag-series para. Wala, sir, kasi manual talaga to, eh. May nabasa kong literature, may algorithms, eh. Kaya lang mga, ano yon, hindi natin... Ay, may mga ano yun, eh, course na lang ano yun, eh, gumagawa ng software ng computer science. Kasi yung parang gumawa ng software nung PS, MATLAB, ETAP, yung mga software na ginagamit natin, yun, may mga algorithms yun. Mm. Kaya lang hindi natin, ano, hindi na natin field. Ayan, sir. AutoCAD na lang, sir. Ha? So AutoCAD na lang. Manual. Yun, pwede yun. Pwede ba yun, yung AutoCAD? Pagka-kinalculate, pinapakita mo ba yun sa TIA? Pwede, sir. Oh, pwede. Pag gumamit ka ng software, nandun na lahat. Diba? Wala na itong manual calculation. Papayad ba si Boyd na yun? Ang talin, sir, gusto nila manual talaga eh. Okay. Pero may pinayagan na ano, doon sa coordination. Kasi ang depensa niya is ano, is in-interview siya eh, but actually batch ko kasi yun, kaya alam mo. Ano siya kasi yun, yun yung trabaho naman niya talaga. Designer talaga, nag-ano lang siya. Nag-ano siya, tawag dito. Nagsasimulate siya. Kaya lang, supervise siya ng head niya. Alam niyo yung mga ini-input niya, pero hindi niya alam yung ibig sabihin. Sir, i-correct ko lang to, ah. So ito pala, ay mali to. Kasi yung location ng port natin is sa low voltage side, di ba? Ito. Ito, di ba? Transformer pala to, di ba? Yung C. Tama, sir, no? So ito is ano dapat to? Ito dapat 400 to. Kalimutan ko. Kasi yung transformation ratio pa rin natin eh. 400 to. So, standard ba yan?
So, ang sagot natin dito, nasa 2K ampere. Kasi tingnan nyo ito, sir, yung lecture natin kanina. Ayan, ayan. Ayan, no? Nag-transformation ratio tayo. Kasi nag-iba tayo ng base, di ba? Kaya nag-400 ako. So, yung base natin, sa kasi yung multiplication nasa after ng transformer, eh. Tama. So ito. Ito. Yan pa rin. 1,000 divided by 1.732. M is 400. Kasi based dun sa fault location. Okay? M is yung XTH natin. Ito sa fault. Yung isa, kapag ito kayo, yung isang, ano, tignan nyo. Yung fault location, yung kinamit ko yung tatin is dito sa taas, no? Ito. Diba? So yung fault location is nandito. Okay? So 13-2 yan. So ang i-fault mo dyan is yung KV base 1.732 yung 13-2. Bakit? Yung fault location times yung Zeta evidence na. Yan. Okay? So nasundan ba, sir, yung pag-calculate ng ano natin? Nung yes, sir. Balance fault? Mm-hmm. Sir, medyo ano? Ano oras dyan, sir? Alas 10 na. 10:20. Alas 10 ba? Oo. Sige, teka lang. Ibigay ko muna yung ano sa inyo. Yung ano ko ba yatats dito sa comment? Sa chat na lang? Excel sana yung exercise natin. Sir, pwede na dyan sa ano? Sa chat box. Chat box. Kaya lang, simple lang sa desktop. EU. Ay. Man. Ano ito na mag-attach? Sige, sir. Jeromel. Jeromel. Paano yes, daw? Sir. Ay, drag. Try nyo, sir. Lang, drag and drop. Ah, drag lang, sir. Oo. Kung alam ko pwede drag and drop. Sorry, sir. Late. Wala na kami internet dito sa bahay. Ano, naglipat ba ko ngayon? Dapat, sir, bukas ililipat. Kaso nailipat ngayon yung internet. So, nasa kabilang bahay na yung net namin. Oh, okay. Tinry ko manghiram ng internet dito sa kapitbahay namin eh. Ayun, sir. Na-forward ko na. Okay, sir. Doon na tayo sa pero yung ano, tawag ito? Unbalance, no? Medyo ano yun eh. Medyo mahaba. Unbalance fault, no? Pero sir, i-drive lang natin yung line to ground. Then ano, the same process naman dun sa ano, sa other unbalance, like yung line to line, double line to ground. Ay, sir, may matanong lang ako. Sir? Yes, sir, opo. Yung practice ko kasi, pagka nasa balance symmetrical fault point na ako, yung calculation ko, pagdating dun sa asymmetrical yung balance, ang pinaka shortcut na ginagawa ko, ina-apply ko lang yung asymmetrical factor na galing sa NEMA AB1. Minumultiply ko lang, ganun. Ganun din ba sa iyo o iba kang pattern? Actually, sir, tama 'yun, sir eh. Actually, sir, yung mga multiplying factor na 'yon.
Nadidirive kasi yun, sir, based sa mga statistical record. So kung ngayon, kung na-simulate na nila yon, pwede nilang inayon. Teka na. Para ko i-explain. Kasi yan yung concept ni, ano eh, kung mapapansin nyo. Tingnan nyo yung mga standard ni IEC. Maganda yung standard niya kasi may mga multiplying ano, factor. Oo. Yung mga multiplying factor na yon, sir. Derive yun sa mga statistical record. No? Halimbawa, sa pulang tuta. Voltage, no? Kung may bus ka, may reading ka lang. Kita nyo ba, sir, yung Excel ko? Yes, sir. Yan. Kung meron kang na-register na voltage reading, kung saan lang nanggaling yung mga multiplying factor na yun. Halimbawa, ang na-register mo sa per seconds, no? 230.2, 230.43. Meron kang 29, no? 43, meron kang 232, 234, 236. No? ang reference natin, di ba 230? Ang reference voltage natin. Voltage na. 230 na. Ito kasi, kung kukunin mo to, yung average nito, yung average kasi nito, ito yon. Okay? Tapos yung reference natin, 230. So, pwede kang mag-assign ng MF mo. Oo. Yan yung ratio nila, no? Or, yes. Ayan, nasa pag multiply mo yan sa 230. Ano. Pag multiply mo yon, yung ito. Tapos i-add mo yan dun sa average. Yun din yun eh. Ito nyo, sir. Diba? Halos yan din yun, diba? Ah, teka lang. Pag-ibig yan.
Ayun. Hello, sir. Hello? Yes, sir. So, sir, yung mga multiplying factor kasi, sir, galing sa mga statistical data. Bawa to, yung mga ano na to. Yung mga data na yan, sir. No? Ito. Yan yung ano nila. Minumultiply nila based on sa statistical data. Ganyan din, sir, sa ginagawa namin sa SM dati. Eh. So, hindi namin kinakalculate yung IR squared nung doses sa mga feeder, mga tenant. Based na lang dun sa reading ng data. Dun sa metro. Then, through statistical data, nade-derive namin yung variable multiplying factor. Yun yung minumultiply namin. So, ganun din, sir, yung ano. Tama, sir, yung approach niya. Tama po yun. Okay, sir, no? Combine ko lang yung file, no? Extract ko lang to. Ang ganyan computer. Yan. Kita ba, sir, yung screen? Hello? Naraman, sir. Walang sira. Wala ko ng tubig. Kasi diderive natin yung unbalance. Eh. Hello, sir. Hello. Yes, sir. Yan. Okay, sir. Thank you.
Ito niya, sir, yung ano natin. White screen. Yes, sir. So medyo mahaba yung derivation dito eh, pero kailangan ko maintindihan din kahit dito lang sa line to ground para makapture natin yung input. Yes, sir. Kita nyo, sir, nung dinodrawing ba? Kita ba, sir? Yes, sir. Kita. Ayan. Ito, sir, yung diagram ng ano, generator na unloaded, no? Mm-hmm. Kasi lahat naman ng calculations natin, ano yan, connected dun sa mga generator. No? Yan, ito yung ground. So, example, kung meron kang utility, di ba? Yung kanilang calculations natin. Meron kang utility, di ba? Yan. Kunin mo yung fault dito sa location na to. Kukunin mo yung Thevenin's equivalent niyan, di ba? Ngayon, yung kasing yung MVA natin dito is si representing yung mga generator sa infinite grid to. Genset sa infinite grid. Kasi hindi natin alam yung connection dito eh. Kaya infinite grid, no? Yung concept natin dyan. Kaya natin malaman yung analysis nung generator, no, na unloaded. Genset unloaded. Unloaded. Ito yung meron kang current dyan. Okay. IA, IB, saka IC. Ito yung EA, EB, EC. Ito naman yung J1, no? J1. Ito yung IN natin. Okay. Ngayon, sir, pwede natin i-break down to. Sa symmetrical, ano? Symmetrical component, no? Kasi i-break down natin to sa symmetrical component. Yung A, B, C. Pwede nating i-represent yung system na to ng unloaded generator sa symmetrical components. No? Yung una is yung representing the, ano, the positive. No? So ang representation natin for positive positive symmetrical components is ayan.
So meron kang Z1, saka yung PA natin. So yung current na flowing dito, sir, yan yung symmetrical natin, no? For phase A, phase B, and phase C, na positive sequence, no? Ayan. Ang equivalent circuit nito, sir, is for one phase, no? Meron tayong EA. So ito yon. Tapos J1 for the positive. And meron kang IA1. Yun yung positive mo. Ito yung reference bus. Tapos ito, yun yung BA mo. Positive. Okay. Ganun din sir sa negative. Kaya lang, yung negative, walang ano yan, walang voltage source, no? So negative. Negative sequence, no? So walang reverse. Walang volt. Hello? Reverse, sir. Mm-hmm. Sir, wala siyang ano, sir, wala siyang voltage source talaga. Mm. Pareho sila ng zero sequence na silang voltage source. Yung positive lang yung meron. Ito is IA2, no? Representing yung negative dun sa hindi siya square, no? Pero kaya square. A2 lang siya. Dalawan yung B2 saka yung IC2. Ito yung sa negative sequence mo. Totally yung 3-phase volt na ginawa natin, positive sequence yun. Ang equivalent circuit naman nito, ito, per phase up, J2. Yan yung IA2 mo. And yung voltage, ano mo, J2. Yan. Tignan nyo, wala siyang voltage source, no? For zero sequence naman. Yung zero sequence naman. Just ganito. ZN. Yung Z zero ng generator winding, yung zero sequence, no, ng generator. Tapos yung current po dito na A0 is equal sa B0. A0 is equal sa C0 na A0 din. So ang equivalent circuit naman niyan, yung reactance dun sa neutral, kasi nag-insert tayo ng neutral resistance dun, no, kung available, which is time is 3 nung Zn, kasi nga co-phasal yung mga ano natin dun, yung zero sequence current natin, plus yung zero sequence ng generator. Okay? So, ito yung IA0 natin. Okay? Ito yung A0. So, ito, denote natin to na J0. Okay? Pero, in conclusion, yung J0 natin is yan yung summation ng 3 times yung Zn plus Z0 ng genset. Ito kasi is yung neutral, no? Yung zero sequence
value ng neutral, time is 3 kasi co-phasal yung for phase A, phase B, and phase C. Tapos ito naman yung Z, Zg, ito yung for generator winding. Okay? Yan po yun. No? Pag kinalculate natin yan, kunin natin yung voltage drop sa terminal. Ito kasing network na to, no? Yung buong network na to, ang breakdown nito is equivalent. Ito pong ginawa natin dito, breakdown lang natin yung system into symmetrical components, pero equivalent siya dito. Okay? Yan yun. Ngayon, pag kukunin natin yung voltage drop, as alimbawa dito sa phase A, no? So yung voltage drop mo, ito yung reference natin. Ha? Ang mangyayari yan, yung VA1 mo ngayon. Tagayin lang natin, sir, yung diray. Yung voltage drop po, no, sa terminal for the phase A is yung VA1 mo. Ito. Yung voltage drop dito is equal to EA, yung ano doon, voltage source, no? Less ito, saka yung Z1, no? Ito. Ang reference ko dyan, ito, no? Sa phase A lang, no? Kinuha natin yung voltage drop sa phase A, no? VD at phase A. Ayan. So yung, ano naman, yung other winding ng generator, for the, ito kasi yung ano eh, yung tawag dito, positive to. Positive sequence. No? For negative, which is ito. Okay. So, wala na tayong voltage source dyan. Kaya zero yan. Less IA2 J2 for negative sequence. For zero is equal to ito naman yun. Okay? For phase A ito, no? Zero less IA0 times yan. Okay? Pero yung value ng ZO natin, yung nabanggit natin kanina is 3 times yung ZN plus ZO, which is ito, is yung neutral, no? Kung meron. Ground or neutral reactance if meron. Okay? Yung value ng ZO mo. Okay? So, same base lang po yan, no? Sa, no? Sa same approach sa phase B saka yung phase C, no? Actually, palitan mo lang yung A ng B, yun na yung ano, eh, phase B, eh. Palitan mo lang yung formula natin sa voltage drop ng C, yun na yung phase C natin, no? Representing yung voltage drop in forms of symmetrical components, no? So, i-calculate natin ito, no? Simultaneously kasi convert natin sa matrix form, no? So pag kinonvert natin to, diyan ko lang ito ng separation.
very academic, sir, no? Pero para maintindihan kasi natin, kasi pag nag-iba yung network, baka hindi natin makapture eh. So, kukunin natin yung matrix formula. Unahin ko na lang yung ano, yung matrix form. No? Unahin ko na lang yung VA0. No? So, VA0 is equal to 0 less IA0, say 0. Yung VA1 is equal to VA less IA1, say 1. Yung VA2 is equal to 0 less IA2, say 2. No? So, ang matrix form po nito is VA0, A1, A2. And yung 0, EA, 0, less. Actually, pag ganito, diagonal na yung, ano mo eh, diagonal matrix. Yung J0, 0, 0, 0, 0, J1, 0, 0, 0, J2. Times yung IA0 natin, IA1, IA2. Yan. Okay, so yan na po yung pinaka-formula natin. So ipark lang natin yan, sir, kasi kailangan natin mamaya yan. Eh. Bago tayo mag-proceed dun sa ano, sa derivation ng line integral. Ipark lang natin ito. Pangalanan ko ang grounded. No? Ang grounded. Genset. I'm sorry, unloaded. Genset voltage drop. No? So, pangalanan ko itong EQA. No? Yan. So, babalik tayo dyan mamaya. Kaya lang, kailangan mo nating discuss yung isa pang topic, no? Yung symmetrical, bago tayo pumunta tuluyan sa derivation ng line to ground fault. No? So, yung symmetrical laban, yung symmetrical natin, ang pinaka idea doon yung balance natin. Can be breakdown to, I mean yung unbalanced, no? Can be breakdown to unbalanced component. Diba siya? Tapos yung VB, the same pa rin to, V0 plus V1 plus V2. Yung VC naman is VC0 plus VB1 plus VC2. No? So may mga ano yan, separated sila ng 120. Halimbawa, ito yung vector diagram ng ano, ng capacitive. No? So VA1, VB1, VC1. Tapos yung negative naman, ito naman siya, no? VA2, VC2, saka VB2. Tapos yung zero sequence naman, same direction sila. At kami sa hindi na ito bago sa atin kasi ano na ito eh, dinidiscuss na ito sa undergrad, diba? Okay. So meron tayong ano, sir, yung tinatawag na operator A, no? Operator A, no? Bago natin i-discuss yan, punta tayo sa operator I. Sa complex numbers natin. Diba? So yung operator I, kung gusto nating makuha yung ano, yung position ng vector with respect to 19, yung multiply lang natin dito yung vector, di ba? So ang yung I kasi 90 degrees yan. Ang gamit dito is to rotate yung vector with respect to 90 degrees. Okay?
yun yung gamit ng operator J sa electrical, no? The same concept sila dun sa operator A, which is 120. Okay. Bakit 120? Kasi yung symmetrical components natin separated yan ng exactly 120 degrees, di ba? So kung gusto natin makuha yung position ng vector na yon with respect to 120 degrees, minimum multiply lang natin yun ng operator A. Okay? Parang sa operator J dun sa algebra natin, di ba? Kung titignan nyo yung position ng ano natin, operator A natin, ganito siya eh. Okay? So ito yung 1 or A cube, yung negative A squared, ito yung A natin. Ito yung negative 1 and negative A cube, or negative 1 or negative A cube. Negative A saka yung A squared. Anong mapapansin nyo? Yung mga operator na yan, the same sila dun sa position ng mga symmetrical components natin, no? It is separated by 120, no? Kaya natin sila inadapt dun sa symmetrical components para makuha yung position nila, no? So may relation yan. Halimbawa, si BB, no? Kung ire-reflect natin, ire-reflect natin si B1 with respect to operator A. Ito yung equivalent na ngayon. A1. No? Tapos si BB2 naman. B, A2. Si BB0 is equal to BB8. Okay? Tapos meron pa. Kasi tingnan yung position nila. Oh. Nandyan eh. Halimbawa, si A1 saka si BB1, di ba, 120 degree apart sila dun sa symmetrical components. Kaya A squared siya. Multiply natin ng A squared para makuha yung equivalent position niya. C1 is equal to ABA1. C2 is equal to A squared BA2. So BCO is equal to BBO. So in-insert natin, sir, no, si A, operator A, from symmetrical components to position ng mga vectors. So makita mo may mga equivalent sila, no, na position, vector position, no. So kung ganyan, no, copy natin to ulit, no. Ito. Kasi pwede kasi natin i-express yung voltage natin through symmetrical at the same time through ano lang, through phase A lang component, no? Halimbawa to. Ayan, yung VA mo kasi phase A lang, ah. VA0 plus V A1 plus BA2, no? Yung isa naman, yung base mo mismo is BB0, copy ko lang muna, plus BB1 plus BB2. Kaya lang, ang aim natin is itong symmetrical components ng base B, gusto natin i-reflect dun sa symmetrical components ng base A, no? Para ma-simplify yung equation, no? So nakita natin ito kanina, may equivalent to, di ba? Ito na pumapasok sa symmetrical, si tawag dito, operator A. No? Ito. May equivalent yan, ayan, no? Okay? So, si VBO mo ngayon is VA VAO, no?
May o dapat to. Yan. So, i-substitute natin. Ito si BB mo is VO. Okay? Ito naman, si BB1 mo. Ito siya. Okay? Ito. So, ang equivalent na ngayon is A squared B A1. Ito. Yan. Si ano naman, BB2, ang equivalent niya is A B A2. Ito naman siya. Okay? So, bakit natin ginawa yun? Kasi gusto natin i-simplify yung equation. I-project natin yung phase B dun sa symmetrical component ng phase A, which is naka-A lahat. Ito, A0, A1, A2. So, i-arrange natin si BB. BA0 plus A squared BA1 plus A BA2. Ayan, check ko nga BA0 A squared BA. Okay, tama. Okay, so ganun din si ano no? Si AC, no? Ito. Iba ko lang dito, ah. BC BCO plus BC1 plus BC2. Okay? So, sa yung approach, no, ipoproject natin si AC sa symmetrical components ni phase. Actually, si phase is sum siya ng symmetrical component niya, which is CO, C1, C2. Kaya lang, equivalent yan dun sa symmetrical components ni phase A with respect dun sa operator A natin. Kasi nga, may equivalent sila, gawa ng the same position naman sila eh. Okay? So, ilalagay ko na to. Si CO natin, VA0 na rin to. Ay, sorry. Dapat i-block na ito. So, VA0. Tapos ito naman, si C1 natin. Ang equivalent value ni C1, tingnan natin dito. Ayun, A. A, B, A1, no? Ito siya. Ayan, tapos si C2 is A squared. Sorry. A squared B, A, 2. Okay, A1. So, plus to, plus. So, in short, si BC mo is V0 plus A, B, A1 plus A squared B, A2. Okay? Walang B0, B, A2. C1. Okay. So, yung gamit ni ano sir, no? Ni A operator, no? Para masimplify yung formula. So, try natin i-simplify, ah. So, ano na lang ito? VA VA0 plus VA1 plus VA2 VB VA0 plus A squared BA1 plus A BA2 BC BC0 plus A BA1 plus A squared BA2. Okay? So, nasimplify natin yung equation sir, no? Kung hindi natin in-apply si A operator dyan, hindi natin masisimplify ito, no? Saka mahirap siyang
i-manipulate, no? Okay, derive. Ngayon, sir, ilagay natin sa matrix form, no? DC, DC is equal to 1, 1, 1, 1 A squared A, 1 A A squared. Multiply natin na B, A, O, B, A, 1, B, B, 2. Yan na po yung matrix form niya, no? So, ang point of interest kasi natin dito, yung A, O, no? So, sige, shortcutin na natin, ha? I-assign ko lang to na panagyan ko lang ng assigned name, no? So, gawin ko itong M matrix, no? So, kung kailangan pa ito naman is gawin ko itong N, MN. MN o P. O Q. Ito na lang, ganyan na lang, no? Para lang ma-simplify yung calculations natin. Yan, no? Pero si P yung point of interest natin. So, P is equal to N times M to negative 1. Diba, sir? Ganyan, diba? Sir, no? So, ipasok natin yung equation. So, i-assign natin yung value A0, B, A1, B, A2. Okay? Time is equal to yung M mo ngayon, yung negative M mo kasi, yung value ng M to negative 1 is 1/3 time is 1, 1, 1. 1 A squared. A, no? Yan. So, pasok ko dito kasi ano yun eh? M to negative 1 eh. So, 1, 1, 1. 1, 1. A squared. A squared. Then A. Time is yung N natin, which is yung V, A, V, B, yung A's natin. Ayan. Ganyan lang dalo. Okay? So, ano kanina yung equation na ano dun? Ito kasi yung kailangan natin na equation na dalawa eh. Yung symmetrical saka yung unloaded generator, no? Anong pinangalan natin dito? Equation A, no? Ano ko ta? Rectangle ko lang, no? Sa equation A. A, kasi mamaya kailangan natin. Ito naman si B, no? Yan. Yan. Yeah. That's it. Okay. So, i-part lang natin, sir, no, yung dalawang equation na yan. Saka nating balikan, no? Kasi i-derive natin yung line to ground fault. Eh. So, yung line to ground fault, kung meron kang generator, same generator kanina, na unloaded. Thank you.
tapos meron kang kung may neutral ka sir, no? ZN. Ito yung EA mo. EB. EC. Ito yung standard. Ito, line to ground. Fall. Okay. Ngayon, sir, pag ground, halimbawa, ang faulted line natin is ito, yung A, no? Ito kasi yung A, eh. A, B, C. Ito yung faulted ngayon, no? Grounded, nandyan yung fault, eh. Ayan. Yan yung fault position. Okay. So ang mangyayari, ang condition niyan, yung IB mo, yung value ng IB mo is zero. Bakit zero? Kasi unloaded yung generator, di walang flowing na current, di ba? Mm-hmm. Yan, kaya zero. Yung dito naman, yung voltage A mo is zero. Bakit? Grounded eh. Diba? Kasi ang tendency ng any system na grounded, tendency niyan, zero voltage yan, zero potential. Mm-hmm. Yan yung condition natin. Kaya yung value ng VA mo, zero, kasi ang reason dito is grounded. O, grounded yung phase A natin, kaya wala tayong voltage doon. Ito naman, zero to kasi unloaded yung generator natin. So kung maalala nyo dun sa derivation natin, yung equation A natin, yung dinerive natin kanina. Or yung ano natin, yung symmetrical components muna pala. No? Equation B ito. Pwede ko bang makapit yung buong to? Hindi, i-copya ko na lang ha. Ipasok na natin si equation B, symmetrical components. Kaya lang, instead na voltage, gawin kong current. No? Applicable pa rin naman yan eh. AO, A1, A2. Okay? Is equal to 1/3. 1/1. 1/1. Ito. A. A squared. 1. A squared. A, no? Time is... Time is yung I na to, di ba? I, B, C. Okay. Pero may condition. No? Ano yung condition natin? Yung kasing value ng ano mo, yung value nito is I, B, I, C. Is both zero. Bakit ang grounded ito? Ay, sorry, unloaded, di ba? Tama sir, di ba? Kaya zero yan. So, ilagay natin. I-draw lang natin. I0, IA1, IA2. 1/3. 1/1, 1/1. A. A squared. A squared. IA. Ngayon, zero na yan. IA 0 0. Gawin kong red ah. Para ma-gets natin bang 0. Okay? Ayan. A. Ito is 0 0. 0 0. Okay? Bakit 0 yan? Kasi unloaded. Ano, same ano sa same reason, no? Unloaded. So if i-manipulate natin 'yan, lumalabas na kasi kung 0 0 to, wala nang value tong ano na to. Yung below yung ano yung second and third row saka second and third column ng matrix, 0 na din 'yan, no? So lumalabas ang pinaka-equation na natin ngayon. It's 1/3
of, kasi ito, multiply mo doon, zero na yun eh. Mm-hmm. One third of IA. Ito siya ba, sir? Sige, expound na natin. Expound natin ito. Gawin kong green. Kasi 1, 1, 1, 1, 1, 1, A, A squared, A squared, A. Multiply natin ng 1, 0, 0, no? So, yung product nito sa kato, IA pala ito. IA plus ito, ito. Ito sa kayo, IA. Okay, so may iwan talaga dyan is, ano, ganyan po yung proseso, no? Kaya magiging zero na po yan. May iwan talaga is, ito, one third IA. No? So in short po, yung equivalent ng yung I0 mo is equal to IA1 is equal to IA2. Okay, which is equal to IA over 3, no? So yung current mo dun sa phase A is 3 times by IA0 o kaya 3 times ng IA1 or 3 times ng IA2, no? Ayan, ito yung pinaka-ano natin, sir, pinaka basis. Oo, basis natin na ng calculations ng ano natin. Okay? So kung actually ano to eh, fault current na to eh. Yung IA mo, yun yung fault current. Okay, so balikan natin yung equation kanina, no? Okay. So, nagamit na natin yung equation B kanina, ito. Yung equation B kasi ito yun eh. Ito. Yung equation A naman, no? Which is, ito siya. I like itong B na ito ah. Yan. Diba kanina ipart lang muna natin kasi yung ginagawa naman. Ngayon ito naman gamitin natin. Ayan. Equation A. So yung ayan na. So yung equation B ginamit natin para ma-prove yung fault current is 3 times nung symmetrical component current. No? Kahit anong component current yun, kung 0, negative or positive. So yung equation A naman, no? I-rewrite ko lang dito. Tama yan, sir. Kasi yung ginagamit kong basis ko sa pag nagta-transfer ako ng 3-phase to 2-phase, phase to ground, phase to neutral, phase to earthing, yung ground mismo, wire. Ang sinasabi ng ABB, may multiplying factor na talaga sila na 3 times. Tama, line to line, line to line to line to ground. Yan sir, lang galing yan yung 3. Tama yun sir, tama. So is, yung ano sir, balik tayo sa equation A. Ito yon. Ipakita ko lang ulit ha, equation A. Ito. Huh? Yung na-derive natin from sama nang galing to, drawin natin yung diagram ng ungrounded generator.
pinictaw natin yung diagram nun into symmetrical, into each symmetrical components, no? Ito yon. So, ito yung lumabas, no? Then, kinuha natin yung voltage drop sa phase A. Ito yon. Ayan. Ngayon, gamitin na natin to, no? Para makuha yung fault current, no? It's an equation. Ayan, yan. Ito, sir. So, VA, VA0, VA1, VA2, no? Is equal to EA, sorry. EA0 less ito. Zero J1, zero, 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 J2. Tapos, IA1, IA2, IA3. Okay? So, check ka natin. Silipin nga natin siya kung tama yung nakapit yung equation doon. Nag-derive natin kanina. Yan, tama naman. Ayan. So, bago natin, ano sir, atakihin ito, meron tayong, hindi, nagyan ko talong ano, pangalan pala yung natapos natin, equation C. No? Kasi A, B, C. Bago natin atakihin yung equation A, tignan nyo, may relation sila sa equation C. Oh. Kasi sinasabi nung, ano, nung equation C na yung A1, A2, A3 is equal sa A1 lahat, no? Or A0 lahat, no? Ito, makita nyo to. Ito kasi, oh, pare-pareho sila, yun. Oh. Yung A1, ayan o. Okay. A0 to. No? So, gagawin ko, papalitan ko to ng A1 lahat. Kasi, ang conclusion natin dyan, yung A1 mo kasi is equal to IA2 sa kayong IA2. Zero, no? So, yan. Palitan na natin. Saan galing yan? Galing dun. Sorry. Ito. So, ito. Bakula ito. So, B, A0, B, A1, B, A2. Is equal to zero. EA0 less ito J0 0 0 0 0 J1 0 0 0 J2 tapos ito lahat to is IA1 na umapo ba sir? So i-read ko lang ha, para makita natin saan ang galing IA1 so i-apply natin yung summation nila, no? I-add natin. So, VAO plus VA1 plus VA2 is equal to 0 less IA1 ZO. Ito sa kayon, no? Yan, kasi zero to, subtract mo yung product nito sa kato. Okay? Plus, oh, may EA tayo, no? EA less IA1 Z1, no? So, saan naman ang galing yan? Ito, subtract mo yung product nito sa kato. Yan.
Next is less 0 ulit. Plus dapat plus. Plus less 0 kasi 0 yun. IA1 Z2. Saan naman ang galing yan? Ito kasi 0 saka yung product nito saka ito. Kasi 0, 0 naman. So, pag simplify natin yan, ito ano to? BA na to, di ba? Kasi ano? AO plus A1 plus A2, BA na yan. No? Ito naman is i-arrange natin na ano, mauna yung positive, no? So EA. EA less yung J1. Na yung ano muna, J0. A A1, J0 less A2. I A2, sorry. IA1 Z1 less IA1 Z2. No? So, saan nang galing yan? Ito. Okay? May common sila, di ba? Factor out natin. So, lumalabas na V VA is equal to EA less factor out natin yung ano yung A1 J0 plus J1 plus J2 no yan oops yan muna no sige gawin ko tong ano ba yung equation natin dalas equation C. No? Gawin ko itong equation, ano ah, equation, equation C. Or i-direct na lang natin. No? Ito kasi, may condition tayo eh. Condition at line to ground fault. Ano ko yung condition natin, sir? VA is equal to zero. Bakit? Grounded, di ba? Grounded. Open. Oo. Ang reason dyan, but VA is zero. Since grounded line to. Since grounded line na. Balikan natin na yung conditions natin. Yung line to ground. Ayan na. Yung condition natin sa line to ground fault, yung VA natin, ito, VA is zero kasi grounded siya. Okay? So, tama naman nun kasi pag nag-ground yung linya, pag zero potential talaga yun eh. Yeah, para mag-trip yung breaker. Oo. So, yan sir, kung ganyan yan, di pagpapagin sa formula. So, zero. So, zero. Zero is equal to EA less IA1 plus J1 plus J2. So, ang volume ng IA mo ngayon, IA1 mo is equal to EA over J0 plus J1 plus J2. No? Okay? Pero may condition pa. Yung 0 mo, kung maalala ko ito, no, kung hindi nang kamali, yan yung 3 times Jn plus Jg, di ba? Yung ito. Yung value nito. So, tignan nyo natin.
May next stuff ko na pala kanina. Ayun, ito siya. Diba? Yung Z0 mo. Okay? So, hindi pa dyan, no? Hindi pa yan yung ano natin, yung calculations ng form. Kasi mayroon pang condition sa taas, no? Ang current mo ngayon, sa phase A, kasi yan yung grounded na linya, diba? Yung phase A, diba? So, yung current mo sa phase A, yun yung fault current. So, lumalabas na ang current mo. Ang fault current mo at phase A na grounded is 3 times A1. No? Saan naman ang galing yan? Dito yung galing. Yung equation, ano yan, na-prove natin kanina na times 3 sila. Ayan, equation C. Ayan, galing yan dun. Ayan. Okay? Kasi yung current mo, yan yung current na tumatakbo dun sa ano eh, sa network mo, which is grounded, di ba? Ito yun, oh. Kung yan yung IA, yan yung I-fall. Diba? Kasi yan yung grounded. Yan yung current mo. So, ay, mystery siya phase sequence. Ay, yung symmetrical current mo. Sa line to ground. Okay, na-gets ba sir yung ano? Yung paano natin na-derive? I-review lang natin, no? Paano ba natin dinirive yung ground fault na yan? Una is, meron tayong ungrounded na generator. Minodel natin. Yung ungrounded na generator na yon, break down natin sa symmetrical circuit, no? So ito yung symmetrical circuit na yung positive sequence, yung negative, saka yung zero, which is may equivalent silang mga circuit. Ito. Tapos, ito. Ito, no? Tapos yung ano natin, yung zero natin, sum yan ng 3Zn, yung Zn is yung neutral kung nag-i-insert kayo ng resistor doon. Saka yung zero sequence ng generator winding sa isang phase. So okay na tayo doon. Ngayon, dinalikan natin yung symmetrical components natin. No? Doon sa symmetrical components, ang theory, yung unbalanced phase mo, pwede mong i-breakdown sa balanced phase through equal ano vector, which is yung symmetrical component na phase, positive negative zero, which is displaced by 120. Pinasok natin yung A operator, no? Kasi kung gusto nating makuha yung position ng vector with respect to 120, minumultiply natin ng A operator yan. The same analogy dun sa ano natin, yung I operator natin sa algebra, di ba? Sa complex numbers, di ba? Minumultiply lang natin yung vector na yon sa J, which is equivalent to 90 degrees. So same principle sila. After that, magkaroon ng equivalent value yung mga symmetrical components ng phase B, phase C,
with respect dun sa symmetrical components ng phase A, no? Through A operator, ito na yon. So in-input natin dun sa unang formula natin para ma-simplify yung equation, pumasok tayo sa ganito. Ito yung pinaka-ano niya, pinaka-simplified formula niya, which pinangalan natin equation P, no? Then, pinasok natin dun sa condition ng line to ground, no? Pupunta na tayo. Ang condition is ito. Yung voltage mo sa A is zero kasi grounded. Tapos yung IB sa IC mo is zero kasi nga unloaded yung generator. So, kinalculate natin. After that, no, pinasok natin yung equation B. Sinubstitute natin yung conditions for I, no, na IB and IC is zero for unloaded generator. Then, na-prove natin from that point, na-prove natin na yung current dun sa A mo is three times nung symmetrical currents. No? Ngayon, yung ano naman, equation ay ginamit natin para makalculate yung tawag dito, yung value ng IA1, no? So, ang lumalabas, ito, ginamit natin yung equation, tapos sinubstitute natin yung A1. I mean, ginawa natin A1 lahat to kasi na-prove naman natin na equal sila, yung A2 saka A0 equal sa A1. Okay? Tapos, in-input natin yung in-input natin yung equation or ginawa natin yung matrix operation, nakita natin na yung summation ng A0, A1, A2 is ito yon, no? Pero yung BA mo is zero kasi grounded niya yung linya mo, no? So lumalabas, ito yung pinaka-formula, no? Sa actual, no? Paano natin i-relate to sa actual? Napaka-importante nito, eh. Ito yung pumapasok yung role ng zero sequence impedance, no? Ito. Okay? Yan yung i-highlight ko nga ito ng ibang color para ma-emphasis, no? Ano, wala. Ito yung nagpapahirap sa line to ground fault, no? I mean, hindi lang sa line to ground fault, sa any system na involved yung ground, no? Like double line to ground fault, no? Kasi meron kang bagong component na gustong malaman. Ito. Ito kasing dalawa, yung Z1 and Z2 mo, yan na yung na-calculate natin na Thevenin's equivalent dun sa ano, sa yung kanina yung ginawa natin sa three-phase fault. Yan na yun, eh. Actually, yung Z1 mo saka Z2 equal sila. Ang pagkakaiba lang nila, yung Z1 mo grid voltage source, no? Kaya mamaya papakita ko, ah. Yung Z2 mo naman without. Tignan nyo yung modeling, oh. Kung paano niya breakdown niya, no? Paano breakdown ni Stevenson yung yung representation ng circuit, no? Nakita niyo to, sir? Sure. Ayan. Equal yung value ng Z1 saka Z2 mo dyan. At the same circuit rin yan, no? Z1 is equal to Z2. Kaya lang yung Z1 mo with voltage source. Yun yung tinutukoy ko doon. Yung Z2 naman, without. Ito, wala siya dito. Kita niyo, J2. Okay. Ito mahirap yung zero sequence, no? Yun yung doon na tayo papunta ngayon. Okay? Ano oras diyan, sir? Mag-alas 12 na, sir. Okay lang ba sa inyo, tuloy natin bukas? Wala, sir. Walang problema. Ha? Walang problema. About sir. Yung iba, sir. Tulong data sila. Hello. Kasi sir, actually yun yung target ko ngayong session, yung derivation muna. Yung ano siguro, yung derivation ng double line, i-forward ko na lang sir yung papel nun. Kasi medyo mahaba, at least napakita ko. The same concept lang naman siya. Tapos bukas sir, ng
Anong oras, sir? Alas 8 ulit dito? 8 a.m.? Oh, same time. Same time. Oh. Kasi mahaba yung modeling nung ano, yung ito. Yung pag-model nung Z0. Para din tayong gumawa ng isa pang ano, first cycle impedance diagram. Ito, mahaba to, sir. Para nating i-derive yan. Ito kasi, yung Z1, Z2, okay na yan. Yan yung ginawa natin na first cycle yan. Impedance diagram. Ito, yung process ng paggawa nito, ganoon din dito sa Z0. Kaya medyo ano siya, madugo talaga. I mean, time consuming. Naalala ko nga, sir, yung college ko eh. Ganyan na ganyan, no? Nagagamit pala natin. Derivation. Ayun nga yung sa iba, binabanggit nila na hindi mo naman magamit yan sa trabaho, pero magamit natin eh. Ayun. Okay, sir. May question ba, sir? Pag-guess mo muna, sir. Ha? Alam ko na kung saan na-derive yung vector. Tama. Ay, saan, sir? Yung anong vector, sir? Yung pangalan ng kumpanya mo. Pero may kwento yun. Nag-register ako sa DTI. Ang daming kapangalan eh. Yung, ano, yung mga register ko, energy something, electrical, blah, blah, blah. Re-reject nila eh. So, kala ko, sir, related ka sa multivector. Ay, hindi, sir. Ayun, sir, ang sabi mo, ano, sir, mag-isip ka ng unique na pangalan, balik ka dito. Wala akong maisip. Then, naalala ko itong three-phase na to. Kaya 120 vector. Yes, yun, register ko. Inaproban naman, wala daw ka pangalan eh. Mga magtatayo, sub-tranchant. Sub-tranchant or A-operator, no? Ayun. Okay, sir, para makapag-dress kayo, sir. Tuloy natin ano? Pasabi nila sa kasama natin, no. At least yung derivation nandoon na 'yon. Bukas parang yung ginawa natin dito sa ano, sa three phase. Okay, sir. Sir, okay, tingnan mo yung sir, thank you. Sir, no? Sir, itingnan mo yung yes, i-share kong screen sa iyo. Ah, sige nga, sir. Sandali lang, ha. Ito yung pinaka-practical way na mabilisan kong ginagawa eh. Sige, sir. Sir, sir. Nakita mo yan? Ah, yan. Nakita ko. Naka-paint? Oo. Yan ang tinan mo. Pagka nasa three-phase short ka, tapos sa two-phase short ka, yun ang equivalent niya pagka kunin mo siya kung meron kang calculated value ng three-phase line. Ayan, halimbawa, two-phase. Tama. Kung nasa two-phase ka, 0.87 lang ng three-phase fault mo. Yun na yun yung line-to-line fault mo. Suppose tama, sir. Sa phase to neutral short, may condition. Pagka yung impedance mo ng line mo is equal to impedance of your neutral, yun yung 0.5 of three-phase. Mga ganyan. Yan lang. Pag madali yan ba na... tama, sir. Tama. Actually, sir. Drive na yan, sir. Drive na. Drive to. Napoprove to, sir. Na pwede natin i-prove to. Ganyan talaga yung result. Ngayon, kung alam mo na yung principle, expert move. Ay, alam na yan. Expert move, yan na yan. Yung, sige nga, i-prove mo. Di i-prove natin. Alright. Pero tama to, sir. Ginagamit ko rin to eh. Pangmabilisan. Pangmabilisan, sir. Pwede ba yung gamitin okay, sir? sir, ang suggestion ko dyan, kung ang gawin nyo, kung nahirapan na kayo sa oras, yun na yung gamitin nyo. Result lang naman yung titignan, di ba? Pwede yung ano yun kung ano na kayo time, halimbawa very stress kayo sa time kasi may deadline, di ba? Pwede yung gamitin yun din naman din eh.
Yes, sir. Tama. 19 din naman natin yung calculations behind it. So yun din yung derivation, sir. Oh, hindi hanapin. Hindi na, hindi na. May gumawa nga ng ganyan, pinagalitan. Kasi ang ginawa niya, kasi mentor niya, yung mentor ko din eh. So di kinikwento niya. Lahat doon ng derivation ng calculations, ang kapal ng TR niya. Kaya, binalik doon ng board. Oh, sabi ng board, para tong undergrad, sabi niya, balik niya. Ayaw din ng board ng ganun. Ayos pa eh. Okay, sir. Sir Mario, pa, saan naman yung set pa rin yan? Okay, sir. Sige, sir. Sige, salamat, sir. Bukas ulit, sir. 8 a.m. Oh. Well, okay, sir. Sige po. Salamat, Kapsat, sir. Sige, sir. Magandang kedit, ha. Buena, buena. Ah, sige, okay. Back to you, Sir Jeff. Thank you. Sisend ko yung anak. Itong recording. Okay, okay. Bye. Good night all. Thank you, sir. Thank you, sir. Good night.